My name is Maribel Gallego, and I've been secretly helping men and women from different countries around the world who suffering after breakup since 2018. And in today's video, ang pag-uusapan po natin mga kaibigan ay tungkol sa letting go o ang pagpapalaya. Pero bago po yun mga friends, gusto ko pang munang humingi sa inyo na i-like, share ang aking mga video at huwag pong kalimutan i-subscribe ang aking channel, ang Maribel Love TV. Letting go. Ano nga ba ang tunay na kahulugan nito para sa ating mga kaibigan? Ang pagpapalaya po mga kaibigan ay hindi ibig sabihin mahina po tayo o talunan po tayo kasi nawalan po tayo o mawawalan po tayo. Ang pagpapalaya po mga friends ay isang simbolo ng pagiging matatag ng isang individual, isang katapangan, isang desisyon na mahirap, pero pag nagawa mo, matapang ka. Kasi nakaya mong pakawalan yung taong mahal mo. Di po ba? Kaya po tayo kumakapit. Kaya po lahat ng paraan ginagawa natin para manatili sa atin ang taong mahal natin. Bakit natin sila pakakawalan? Imahal natin siya. Pero mga friends, pag alam po natin, hindi na nasa atin yung kanilang mga puso. Hindi na tayo ang kanilang mga minamahal. Let them go. Pakawalan natin sila. Kasi baka naman, pag hindi po tayo bumitaw ngayon, dumating ang oras na tayo pa yung masisira. Sarili pa natin yung masisira. Tayo po yung mawawala sa ating mga sarili, mga friends. Yes, masakit. Masakit ang mawalan. Masakit yung maramdaman mong hindi na ikaw yung mahal ng taong mahal mo. Na hindi na ikaw yung bumubuo ng kanyang kaligayahan at pagkatao. Kaya nga dapat kailangan na natin bumitaw. Kailangan na natin silang pakawalan. Kasi wala na tayong value sa kanila. Hindi na natin nakikita yung ating mga halaga sa kanila. Ang pagmamahal po kasi mga kaibigan ay binubuo po ng dalawang pusong totoong nagmamahalan, parehong lumalaban, dalawang pusong pareho ang goal sa relasyon, yung magiging matatag, matibay at magiging masaya. Pero pag ikaw na lang yung lumalaban mga friends, it's really unfair. Bumitaw ka na. Huwag mo nang hintayin na dumating mo pa yung pagkakataon na magmamakaawa ka, na lumuhod ka sa harapan niya para lang manatili siya. Kailangan mo nang ilit ko. Napakahirap, alam ko. Save yourself from hurting. Kasi kung kakapit ka pa, kung i-hold mo na, darating ang araw, ikaw lang yung mahihirapan. Darating ang araw, nalulubog ka na, alam mong hindi ka na makakabangon. We have to understand mga friends, na ang pagpapalaya ay hindi lamang ang pagbibitaw dun sa taong minamahal natin. Hindi lamang ang pagpapalaya sa taong mga minamahal natin. Kundi pati na rin ay ang pagpapalaya sa sakit na ating nararamdaman. Ang pagpapalaya sa ating mga sarili. And as a coach of love and relationships, ang masasabi ko lang po sa inyo ay, pag nagmahal ka, ibinigay mo na ang lahat. Ginawa mo na ang lahat, pero feeling mo, nagkulang ka pa rin. Mga friends, hindi ka po nagkulang. Hindi po kayo ang nagkulang. Hindi po tayo ang nagkulang. Sila yon. Kasi, sila yung hindi nakontento. It is about time na piliin naman natin ang ating mga sarili. Mahalin po natin ang ating mga sarili. Huwag po natin hayaan na lalamunin tayo ng mga sakit na nararamdaman natin. Bumitaw po tayo.
Huwag po tayong kumapit sa isang sitwasyon na wala na. Huwag nating hayaan na masaktan tayo ng paulit-ulit. Kasi pag hindi po tayo bumibitaw, mga friends, hindi na yung taong yun ang nananakit sa atin. Kundi we are allowing ourselves. We are allowing us to hurt ourselves. Sana sa video ito ay may natutunan po tayo. And kindly write your comment down kung ano pa yung gusto niyong topic na gagawa natin ng content. Maraming salamat po and I love you.